Kinakabahan ka na ba? Kasi baka buntis ka? May mga na-experience ka na hindi mo naman nararamdaman before? Baka tumugma yung mga nararamdaman mo sa mga i-share ko ngayon sa video na to. Because I will be giving my experiences nung nagbuntis ako. Hi guys! Welcome back to my channel and welcome if you are new. So, kung bago ka lang sa channel na to, baka naman pwedeng pakihit mo na yung subscribe button and your notification bell para updated ka or if gusto mo yung mga videos na katulad ng ganito. So ayan, kaliligo ko lang dahil pinaghandaan ko tong video na to dahil meron akong comment na nakita or hindi naman talaga siya comment, may mga nagtatanong lang talaga sa akin madalas na ano ba talaga yung mga earliest signs na kapag buntis ang isang babae. So, story time, if sa mga hindi po nakakaalam, I just gave birth last August 2021 sa isang baby boy. So, first baby ko po yun. Hihiwalay ko kasi yung video na yun about my pregnancy journey and of course, giving birth journey. So, yun, story time nalaman ko pong buntis ako nung exact New Year po yun, nung nalaman ko na buntis po ako. Wala talaga akong naramdaman na kahit na ano, pwera lang sa isang sign. So, kung gusto mo yung mga signs na yon na malaman, stay ka lang. So, sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy, no? So, mag-start na tayo. So, puntahan ko yung unang sign. Siyempre, sa unang weeks, wala pa yung sign, diba? So, in short, kukutuban ka niyan muna eh, na huy, baka buntis ako, ganyan, di ba? Overthinking feels. Ganyan talaga, lalo na kung first time mom. Kasi isipin mo na, hala, baka di kaya buntis ako. Kasi may mga nararamdaman ka talaga na hindi usual. Like, first time mong maramdaman. Or may mga nararamdaman ka na before na nararamdaman mo ngayon. That's why hindi mo alam na sign of pregnancy na pala yun. So in my case, ako, lagi akong pagod nun. Kasi I'm working as an English teacher sa isang private school way back before, no? So nag-aaral ako, nagtuturo ako dun for about 2 years. Tapos nararamdaman ko na lang talaga na para akong napapagod. Like, may service naman. So pagod pa rin ako. Hindi ko alam bakit. Lalo na kapag dating ng hapon, sobra yung pagod ko. Like, sabi ko, hindi ko talaga ito nararamdaman kasi nakakapag-exercise pang ako dati tuwing hapon. Pero nung mga time na yun, gusto ko na lang humiga, matulog, ganun, maghihilata lang, ganun. So, parang sabi ko, hindi talaga ako ganung uri ng tao yung napapagod lagi. Second is yung sudden cravings. Ito, usual na to, no? Lalo na naman kung sa magme-mens, no? Pero kasi may mga, may mga cravings kasi na sudden. Like, hindi mo akalain na ganun yung magiging cravings mo. Like ako, hindi talaga ako ganung kumakain ng pizza. Hindi talaga ako into pizza. Pero, nung mga time na buntis na pala ako, lagi kong hinahanap yung pizza at may specific flavor pa, Hawaiian. Lagi ko talaga yung kinakain. Tapos sabi ko, hindi ako mahilig dito nung dalaga ako. Hindi talaga ako mahilig kumain ng pizza. Pero nung kinikrave ko siya, at saka siomay, hindi talaga ako mahilig dun. Pero lagi ako nagpapabili. Sabi ko, bilhin niyo akong siomay kahit 5 piraso lang. Ganon. Sabi ko, ang strange, no? Hindi mo na kumakain ng mga ganong pagkain. Pero bigla ko siyang kinain. As in, kinikrave ko talaga siya everyday. So, yung next po is yung discharge. Ito, normal lang din to, lalo na kung magme-mens yung mga babae. So, sorry po sa mga lalaking makakanood. So, alam naman po natin, di ba, na kapag nagme-mens po yung babae, or magme-mens na siya, di ba, may mga discharge talaga yan siya. Pero yung sa akin kasi hindi eh. Like, alam ko sa sarili ko na wala pa dapat akong discharge. And hindi ganun yung discharge ko. Diba? Kung nagigets niyo ako. Sabi ko, bakit parang watery? Bakit parang sticky? Sabi ko, hindi naman ako ganun mag-discharge. And, parang may halong kaunting amoy. Sabi ko, ha? Bakit ganun? Parang, bakit ganun yung discharge ko? Wala naman akong tinitake. Same vitamins, same food. Hindi naman din ako mahilig sa mabawang, masibuyas. Hindi ako mahilig sa ganun. Kaya sabi ko, bakit ganun? So, sabi ko, baka mamaya may yeast infection lang ako. Pero imposible naman kasi watery eh. Tapos, iyon.
doon ko napagtanto na baka mag-mens lang talaga ako, kaya ganun. Pero maaga pa. Maaga pa para magkaroon ako ng discharge. Tas ito yung, sa tingin ko sa emotional change, yung pagiging ano ko, overthinker, tumaas yung level ng anxiety ko. Like, alam mo yun, lagi kong iniisip kung ano yung mangyayari bukas, what if ganito yung mangyayari. Ang dami kong iniisip. Hindi naman ako ganun nung dalaga ko. Kasi ano lang akong tao nun eh, masayahin lang, go with the flow, kung ano yung mangyayari, dun lang ako. Positive thinker ako lagi. As in, alam mo yun, ako talaga yung tipo ng tao na hindi ko wini-worry yung kung ano mangyayari bukas. Pero nung nagbuntis na ako, sabi ko sa sarili ko, oh my God, bakit parang, ano na, parang ang dami kong iniisip. Iniisip ko, what if gumuho yung mundo, yung mga ganun. Ewan ko kung ako lang yun, pero ganun ako. So, ayan po yung naramdaman ko din. Hanggang sa na-miss ko na nga yung ready ako, sabi ko, na-miss ko na yung first mens ko. Dapat December 29, magkakaregla na ako. Pero wala pa rin, as in wala pa rin. Hanggang December 31, sabi ko, taning ko na to. Kasi ganun lang, hanggang 3 days lang akong nalilate. Pero wala eh, hanggang sa kinutuban na ako. Yung nga yung sabi ko sa inyo, kutuban lang. Sabi ko kay mama ko, ma, what if mag-PT na ako? Kasi baka mayroon na. Baka mamaya may mali pa ako magawa, magka-problema. So that handa tayo. And hanggang nag-PT na nga ako, so ito yung picture. Ipapakita ko sa inyo yung positive na pregnancy test. Apat yan. So tinake ko, pare-pareha sila ng result. So sabi ko, oh my God, totoo nga. Hanggang sa, ayun, sobrang saya ko na. Kasi syempre, diba, hindi naman lahat ng babae nabibigyan ng chance na magbuntis. So sabi ko sa sarili ko, I'm a woman talaga. Kung nag-overthink ka na, na baka buntis ka, baka sign na to, kaya mo napanood yung video ko. Kasi hindi mo naman to i-click eh, kung hindi ka curious eh. So, kung ganyan yung mga nararamdaman mo ng tulag ng sa akin, mas maagang mag-PT ka na para mas maagapan, maalagaan. Mahirap yung huli na doon mo maaalagaan, what if may complications, diba? So, risky yung part ng pregnancy na between first and third month, yung first trimester. So, more or less, kailangan alagaan mo yan and kailangan maabatan mo or maagapan mo siya as early as 6 weeks. Actually talaga, hindi pare-parehas yung nararamdaman ng mga babae kapag, alam mo yun, nagbubuntis sila. Pero kasi, yung signs ng menstruation at ng pregnancy, almost the same, diba? Kung ano yung nararamdaman ng ibang babae kapag mag-mens sila, ganun din kapag buntis na pala sila. Like in the case of mine, hindi sumasakit yung puson ko, guys, kapag magkakaroon ako ng mens. Pero wala akong nararamdaman nun nung pregnant din ako. So sabi ko, hindi to something else, mens lang to. Pero buntis na pala ako that time. So nung nalaman ko na buntis na ako, agad-agad ako nag ultrasound and confirmed na 6 weeks na nga po yung tiyan ko. So, kung hindi ko pa naagapan, diba, patuloy ako sa pag-take ng mga tinitake ko na gamot. Hindi nagkaloko-loko pa, diba? So, yun lang, guys. Maraming salamat sa, alam niyo yun, patuloy na pag-nood ng mga videos ko. And alam ko na magiging informed kayo about, you know, many things. So, yeah, patuloy lang ako mag-upload ng mga videos like this. And if you like this, give me a thumbs up. And of course, subscribe ka na sa channel ko. And yeah, see you on my next video. Ingat ka! Bye-bye!